Sa mga idol, dito tayo sa EDSA, Kamuning. So kung makikita nyo, sa bike lane tayo, pero hindi tayo inuhuli ng MMDA kasi sila mismo yung nagpapadaan sa atin dyan. So ina-apply nila yung humanitarian consideration. Oo nga, bike lane yan, pero sobrang traffic dahil ginagawa yung bus lane. Bakit ko ginawa itong video na to? Kasi ginawa ko itong video na to para maintindihan ng iba, ipakita yung logic na pwedeng pagsamahin ang motor at bike sa isang linya basta't meron lang speed limit. So halimbawa dito, pag dumaan ka ng bike lane, dapat 30 kph ka lang. Bawal kang umovertake sa bike kapag nasa bike lane ka. So walang abiryang mangyayari. Yun sa tingin ko. Kasi itong video na to, may ginawa kasi ako tungkol sa no apprehension policy ng Valenzuela regarding sa bike lane. To be honest mga idol, ngayong tumataas na ang presyo ng petrolyo. So hindi ideal talaga na may pa-bike lane ka pa kung hindi naman maluwag yung kalsada mo. Kagaya dito sa Valenzuela mga idol, matraffic pero yung bike lane wala namang gumagap. So kung laging ganito, laging traffic, and then imbis na yung mga kotse lang natatraffic, damay pa yung motor. So yung demand ng petrolyo lalong tataas. Kasi the more na natatraffic ka, dadami ang yung petrolyo yung makukonsume. And then, nakakadagdag pa sa traffic yung mga motor. At kung pinapayagan lang sana silang dumaan sa bike lane ng may tamang speed limit, halimbawa 30 kph, ayan, nadaan tayo, halimbawa dito 30 kph, then pag may bike sa unahan, hindi tayo overtake. Alam mo, hindi naman tayo dito na mumulitikan. To be honest, 25 years na ako sa Valenzuela, at isa sa may tuturing kong magaling na mga naging mayor sa Valenzuela ay ang kanyang brother. So marami silang nagawa, pero dito sa paglagay nila ng bike lane at exclusive lang sa bike lane, eh medyo palpak. Kahit saang anggulo mo sabihin, medyo yung sanction niya parang anti-forte, no? Kasi kung talagang, bakit nasabi kong anti-for? Kung hindi talaga anti-for yung mga violation na yan, dapat ang violation niya, yung multa ay hindi dapat lalagpas sa isang araw na kinikita ng violator. Ganun sa Finland mga idol eh. Yung traffic violation mo, ang bayad mo is depende kung gaano ka kalaki kumita. Kasi po halimbawa, kung ikaw ay minimum wage earner, halimbawa, minimum lang ang sahod mo. O dapat ang multa mo lang sa violation, kada violation mo is 500 plus. Kasi 500 plus na naman ang minimum. Ngayon, kung wala kang trabaho, ang multa mo, minimum. Hindi wala kang multa, hindi ganun. Ganun sa Finland eh. So mararamdaman mo talaga na yung mga rules and regulation nila eh hindi anti-for. Kagaya ng halimbawa yung mayaman nag-violate, kasi nulang naman sa kanila yung dalawang ito. Pero pag-usapan natin yung gano'n pa talaga effective yung bike lane. So makikita nyo talaga dito mga idol eh, dumadagdag pa sa traffic yung mga motor ay kung mayroong sistema na ang bike lane ay pwedeng gamitin. Huwag lang magmamabilis at huwag lang umovertake sa bike. Eh kahit papaano, may hibsan yung traffic. Kasi mababawasan na yung ano eh, kumbaga, may eliminate na dito sa MacArthur yung mga motor. Unlike yung gito, siksikan kami rito. Yung gumawa kasi ako ng unang video, maraming nag-side comment. Okay lang naman, karapatan naman yun. Pero dito, ibinivisualize ko sa kanila. Minsan kasi, no, mas maraming alam yung mismong nakaka-experience kaysa yung mga nanonood lang. Hindi ko naman sinisisi yung mga negative comment. Is karapatan nyo naman yun. No? Panoorin nyo yung video ko, mag-side comment, kaya is karapatan nyo naman yun. Dito, sabi ko nga, hindi ako dito namumulitin. Tinitingnan ko lang kung alin ba talaga. Lahat naman ng every regulation, meron naman talagang advantage saka disadvantage dyan. Pero titimbangin mo rin kung alin ba talaga yung mas malaking impact, yung advantage o disadvantage. Kagaya nito, gagawa ka ng bike lane, ano ba ang advantage nito sa ekonomiya? Ano ba yung disadvantage nito sa ekonomiya? Siyempre, ang advantage nito, may mga tao, may engage na mag-bike. No? Ang disadvantage naman nito, lalala yung traffic. Lalala yung traffic, tataas yung presyo ng petrolyo. Kaya sabi ko nga, para maging balance, dapat payagan na yung motor na dumaan dyan sa bike lane.
lagyan lang ng speed limit. Total naman sa Valenzuela, no, isa lang naman talaga ang kumbaga, sa tingin ko ay palpak na batas trapiko sa Valenzuela is yung bike lane. Kasi yung no counterflow, tama naman yun, delikado kasi naman talaga pag counterflow. Yung speed limit dapat hindi katataas sa 50, so tama din naman yun. Hindi naman din talaga maganda yung masyado ka mabilis dito sa makipot na daan. Kaya ngayon sa bike lane, no, sablay talaga. Kahit saan mo ang grocery, silipin. No, kung mabibigyan nga ako ng pagkakataon na makipagtalakayan sa nakaisip niyan, kaya ko sa kanyang linawin na, "Sir, ma'am, sorry po, palpak ko yung ginagawa." So kahit anong gawin mo kasing analisa dyan, nung nakaraang unang video ko, na-explain ko na yan na more or less ang lapad ng kalsada sa MacArthur is 20 meter. Din yung bike lane, more or less 1 meter. So 5% siya. 5% ng kalsada ang ibinigay mo sa bike. Ilang percent lang naman ang nagbabike dyan? Wala pa naman sigurong 0.1, tapos 5% yung binigay mo. Kaya hindi siya ideal. Mathematical competition, malalaman mo na kaagad, hindi siya ideal. Then i-actual mo pa kung talagang ideal yung bike lane. Yun lang ang akin, mga idol. Yun yung isa sa ini-explain ko kung paano mag-analyze kung gaano ka-effective yung isang gagawin mong pulisiya.